Hello mga Dixers! Kamusta kayo? At ako ay magbabalik, Dixing Page, para magtuturo na naman ng mga bagong tutorials about mobile phones, especially Samsung S10 Plus or Samsung units. Kasi nga, Samsung S10 Plus yung gamit ko ngayon, guys. Okay? So guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon is madali din. Madali lang. At saka makagamit nyo ito kapag nasi-shortage na kayo ng storage sa inyong cellphone. Ibig sabihin, mapapaliit natin yung storage at nakakatulong ito para hindi masyadong malaki ang storage ninyo, okay? So ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo is about paano natin ma-change yung screenshot na image na ginagawa natin screenshot, tapos yung image na doon is makukonvert natin to JPG from PNG. So ang ibig sabihin ng JPG is yung ano na yan siya, image format. Hindi ko alam ko ang exact abbreviation na meaning nyo is yung pagkakalam is joint. Yung pagkakaalam ko kasi is joint, hindi ko nakalimutan ko na, JPG, alam nyo yan guys. And then may iba pa tayong image format na PNG. So, minsan kasi kapag hindi ito na-edit, yung lalabas sa screenshot image natin ay naka-PNG. So, ang kaiba ng PNG at JPG is, yung JPG, ay yung PNG kasi high quality. So, ibig sabihin, kung high quality siya, mas mataas din yung bytes niya. Ibig sabihin, mas malaki yung storage niya. So, dapat naka-format ito to JPG para hindi masyadong mabigat. Okay? So, nakakaless kayo ng storage sa ating cellphone. Okay? So, yun ang ituturo ko sa inyo guys. Paano natin masiset or paano natin machi-change yung screenshot image natin to JPG from PNG. Pero kung gusto niyo naman gumamit ng PNG para mas clear, mas high quality, is PNG naman. Pero sa akin, PNG yung gagamitin ko kasi nga, nagbabawas ako ng storage ng cellphone ko. So ngayon guys, ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano tayo mag-change ng screenshot image from JPG to PNG or PNG to JPG. Okay? Tunghayan nyo ang video ito at marami kayong matutunan. Okay? Sabi ko nga, 25 minutes, tapos na tayo. Dali tayo sa dapat nating ituturo. Okay? Start na tayo. Okay guys, first, punta tayo dito. Hello guys! Sensya na wala ko kanina kasi naputol yung pagre-record ko. So ngayon guys, balik tayo. So, start tayo guys. Okay? So guys, no? Punta tayo dito sa ating settings. Settings tayo pupunta. Settings. Hanapin natin yung settings. And then, punta tayo dito sa ating advanced features. Advanced features. Ito po. Ayan. Nakikita nyo ba? Naka-highlight siya. Excuse me. And then, click natin to. And then, hanapin natin yung screenshot and screen recorder. Screenshot and screen recorder. Ito po sa taas. Ayan, naka-highlight. So, ayan. Click natin to. And then, ito. Kikita nyo ba itong sa gitna? Screenshot format. So, ngayon guys, naka-JPG. Kasi JPG yung ginagamit ko. Kasi nga, low quality siya na pictures. Kasi hindi ko naman kailangan ng high quality kasi ginagamitan ko itong screenshot na to. And then, pwede naman itong ma-change to PNG. Ayan. So, ayaw ko niyan guys kasi high quality. So, depende sa inyo kung anong gusto niyo piliin. So, sa akin guys, gusto ko pumili ng JPG. So, ayun guys, no? Medyo madali lang. Mag-change lang ang screenshot format image kung JPG ba o PNG. Kung gusto niyo ng high quality images, is PNG yung gamitin niyo. Kung ayaw niyo naman, kung mababasa naman siya talaga, kahit hindi masyadong clear, JPG. Okay? So, yun lang tutorial ko ngayon guys, no? Madali lang, 25 minutes, tapos na tayo, direct tayo sa dapat natin ituturo. Huwag natin pahirapan yung mga subscribers natin at yung mga nanonood sa ating YT channel. Kasi sila yung nagpapalago ng channel natin, okay? Yun guys, tapos na yung tutorial ko. Mamaya, upload naman ako ng mga bagong videos para sa inyo. Okay, yun guys, no? Binabalik-balik kong sinasabi sa inyo na matulog ng matbulog. Kumain ng masasasyang pagkain, matulog ng maaga, huwag masyadong papastress, galaw-galaw, magdasal araw-araw, at guys, may greet ako sa lahat ng mga mothers out there na happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kung wala kayo, wala rin kami dito lahat ngayon. Okay? So, thank you guys for watching. Have a good day.